So yan no, good day, welcome back to our channel. And if you're new, please do like and subscribe. Hit the notification bell para updated tayo every time na may bago tayong upload. So yeah, today pag-usapan natin Bitcoin. At ito nga yung sinasabi natin, last na upload natin nandito tayo no. Itong line na to. So ang sabi ko, wave 4 na to. Ito pala dito sa baba. And position na for wave 5. So dito hanggat hindi binabasag itong itim, sabi ko malamang wave 4 na to hanggat hindi tumatagos dito sa itim itong dito sa bandang ito. So nag-assume na ako na wave 4 na to kasi nga minsan kasi yung wave 4 yan yung ano, pinakamatigas na wave or pinakamatigas na ulo na wave kasi hindi niya sinusunod yung rules. So kalimitan ng nangyayari kay wave 4 dapat kasi dito sa blue. Dito sa blue line yan. So minsan dito sa second or middle blue line at last blue line, tapos minsan nasa gitna ng blue at saka orange or yellow. Pero yung nangyari dito, nandito siya sa gitna ng dalawang dilaw. So minsan nangyayari din yan. And yun nga, inassume natin na wave 4 na to no. Nasakyan ko itong pump, itong pero hindi ko na nasakyan itong dump and itong pump ngayon. So sayang no, kasi nga busy din. Though nag-attempt ako dito banda, nakat na stop out ako. May position tayo dyan sa dito banda oh. Meron tayong position dito. So kung i-zoom natin sa 1R, meron ako position dyan. Ayan no. Kita nyo to. Position natin yan. Kaso na stop out ako. Ayan o. Stop loss ako dito. So, yun. Sayang lang. Sayang for me. Pero, yun nga. Tumama rin naman yung technical analysis natin na wave 5 na itong itong dito. Ito. Wave 5 na to. Ito. Ito dito, wave 4 to 5. So, ito yung wave 1, wave 2, wave 3 dito. Ayan. Then, nag-drop wave 4. Then, nag-pump konti, bagya. Pero, hindi niya binasag itong dito. So, hindi counted yan. Hindi counted tong wave 5 na to, no. So, nag-drop. Then, nag-create ng another pump. So, ang makukonsider natin dito, ito yung wave 5. Ito dito. So, kung ilaline natin yan, yung wave 5 parang ganito. Ito. Papunta dyan. Ito yung wave 5. Yan. So, since kompleto na yung wave 5 natin, or yung Elliott wave natin, so mag-expect tayo ng correction dito. So, ABCD yan. Either, since pa... pababa na yan. Ganito dito pa ganyan. Then, after ng ABCD, doon na tayo mag-analyze ulit kung saan patungo yung market. Pero pag hanggat wala pang wave 1, 2, yung market dito, so hindi pa natin masasabi kung Elliott wave ba talaga siya. Pero dito, nasasabi na natin kasi meron ng wave 1 and wave 2. So, nag-create na rin yung wave 3. Nag-pump dito, din nag-dump, din nag-pump ulit. So, bali dalawang wave 3 yung ano dito eh nangyari, pero yun nga i-consider natin yung pinakamataas dito, then nag-drop wave 4 then wave 5. So kung i-draw natin yan, wait lang ah, sana mayroong ano dito, eto pat. So yan wave 1, wave 0 to, 0 to 1 yan, then wave 1. Ito yung wave 2. Ito yung wave 3. Yan. Tapos wave 4. Ah, ito. Meron pala Elliott wave. Wait lang. I-erase natin to. Meron pala dito. Yan o. So, ito yung wave 1. Yan.
blue to blue, then drop sa orange yung wave 2. So ito yung color coding Elliot, then wave 3 sa orange, then nagdrop dito sa wave 4 and yung wave 5. So dito yan, oh, wave 5, itong orange na yan or itong dito. Pwede pa niyang kunin tong taas, no, mga boss. Pero since kinuha niya na dito, solid na yan, solid na wave 5 yan. Ito dito. Hindi ko siya maano. Wait lang ah. Medyo malikot eh. Yan. Pwede na yan. So yan yung ano, wave 1, 2, 3, 4, and 5. So Elliot wave yung term natin dito, no. So merong yung Fibonacci natin, merong ano yan, may mga sukat yan ito. Kung pakapalan natin tong ano, kakapalan natin yung line yan. So itong Elliot wave natin na yan, may code or may certain specific numbers yan per color. So every color merong corresponding number na hindi ko pwedeng i-share kasi nga baka magalit yung may-ari. Pero kung ano, papayag naman siya, goods naman, si-share natin to. Binili kasi niya to eh, 5,000 yung ano, isang buong module. Pero yung itong Elliot wave lang yung kinuha or shinare niya sa akin kasi nga baka daw magamit ko since yung SMC gamay na, medyo gamay na natin. So dito lang tayo nag-focus sa Elliot wave. So yan, accurate naman yung Elliot wave, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. So tama na yung hulalysis natin, no. Tumama, pumaldo sana. Kung napasuka, kung hindi lang ako na stop out dito, mga boss. Kaya nga, hindi pa tayo expert talaga eh. Kung hindi lang talaga ako na stop out dito, sayang, sobrang sayang talaga. Ayan, oh. Kung hindi lang ako na stop out dito, nag-attempt ako ng long dito eh. Ayan, oh, kita niya naman yung green. Nag-attempt ako ng long dito. Kaso na stop out ako dito. Tragis talaga. Wala eh. Sayang. Sayang talaga. Ba't ako nag-attempt ng long dyan? Kasi nga dito, falling wedge. Pag nakakita ka ng falling wedge kasi, at ang expect na breakout niya sa taas. Pag rising wedge naman, kagaya dito, hanap tayo ng rising wedge, ha? Yung rising wedge, yung pababa. Ito, pwede mo naman considered na rising wedge to eh. Ito. Ito. Pwede naman consider na rising wedge yan. Ayan, paganyan. So, kung idodraw natin yan, rising wedge, expect mo talaga dyan, babagsak yan. Ayan, o. Oh. Ayan. Hindi ko na hindi ko na i-specific yung line. Basta ganyan yung itsura. Ayan. So, ganyan. So, pag rising wedge, paangat pa dito, papunta dito yung wedge. Pero pag falling wedge naman, pabagsak, pabaliktad, pag ganito dito. Then yung breakout niyan pataas. Pag rising wedge naman, yung breakout pababa. Pansin niyo naman dito yan, oh. Nag-bounce, bounce, bounce. Then breakout dito banda, drop. So ganyan yung ano, chart pattern. So dapat alam niyo rin yung mga iba't ibang klaseng chart pattern para hindi kayo maligaw sa market. So kahit ako nga na medyo may idea na rin konti, naliligaw pa rin ako eh. Ayan, kagaya dito. Sayang kasi nga na nag-attempt na ako ng long na stop out pa tayo. Busy talaga. Sayang. Sige lang. Ganyan talaga yung trading. Hindi naman pwede panalo palagi. So, yun. Ito yung finish na ano, Elliot wave. So, again, yung wave 1, blue 2, 0, ang 0 is blue, ang wave 1 is blue, so blue to blue. Now, wave 2, yan, wave 1, from blue to blue, then wave 2, orange,
or yellow, orange ata yan eh. Then wave 3 naman, orange dito banda. Ayan. Ito, ito. Then yung wave 4 naman, gagawa ka ng panibagong Fibonacci, which is ito, from 2 to 3. Then makikita mo yung wave 4 dito sa blue, pasok dapat dito sa blue yan. Pero minsan kasi kalimitan ito, isang Fibonacci lang yung ginagamit ng tropa ko, ito lang. Then yung ginagawa niya, wave 1, wave 2, wave 3 dito, then wave 4 dito lang sa blue, dito lang, dito rin. So in which pasok naman dito, kaya nasabi ko rin na ito na yung wave 4, kasi nga sinusunod ko rin yung ano niya, yung strategy na niya, na isang Fibonacci lang yung gamit. Pero yung advisable talaga, dalawang Fibonacci, kasi yun yung nasa sa video na pinanood ko, or module, webinar pala, sa webinar yun yung napanood ko, na dalawa yung Fibonacci gamit niya. So yung wave 4 daw is para makuha mo si wave 4, magkoconnect ka ng point from wave 2 to wave 3. Then kung saan yung blue, ito dito sa baba, dito dapat yung wave 4. Pero yun nga, sabi natin, paulit-ulit natin sinasabi, na yung wave 4 is matigas ang ulo. So kalimitan, hindi niya sinusunod yung rules. Kaya minsan hanggang dito lang, dito ganyan. So medyo makulit yung wave 4. Pero yun naman, tumama naman yung ano natin, Fibonacci, wave 1, 2, 3, 4, 5. So yan lang siguro muna yung masasabi natin, no. Expect natin dito retracement, ABCD. Then after ng ABCD, antay tayo ng possible movement ng market. So off muna ng trade, or kung gusto talaga mag-trade during that time, or dito sa mga oras na to, dito sa after ng ABCD or yung correction, pwede naman. Pero ang gamit nyo dyan, SMC at saka chart pattern. So hindi nyo pwedeng i-apply yung Elliott wave, kasi nga correction yung after dito eh. So ABCD. So yeah, yan lang muna. Since ito naman na medyo goods na yung ano, nandito na sa orange, minsan nga umabot pa dito sa green yan, dito sa taas. Actually na green na nga yan, no. Kung ito isang Fibonacci lang yung gamitin natin, na hit niya na yung green. So medyo goods na nga to, babagsak na yan. Kasi dito rin nakikita rin. Kita rin natin na rising wedge yung one day time frame, rising wedge din yung projection niya, yan, no. So yan. So malaking movement din to. So abangan niyo rin to, yung bagsak nito. Hard fall yung mangyayari dito, mga boss. Kung hindi niya babasagin itong, or kukunin itong imbalance dito, babagsak yan hanggang dito sa baba. Or dito, hanap lang kayo ng imbalances dito sa baba. Hard fall yan, pag ganyan. Hanggat hindi niya binabasag to, hindi niya kinuha ito, wala tayong mapapala dyan. Kung hindi niya kinuha ito, babagsak talaga yan. Maghahanap ng ano yan dito sa baba. Or posible kunin niya tong ano, liquidity dito, FVG, fair value gap natin dito sa taas. Then saka siya bumagsak. So baka kunin pa niya yan, then babagsak. Pero I doubt na kukunin niya yan. I don't think so. Siguro magdadrop na yan. So yeah, yan lang muna masasabi ko. At antay na lang tayo, hindi natin masabi rin. Kasi malaki din to eh. Baka kunin niya rin to. Hindi rin natin masabi. Pero yung nakikita ko nga, falling rising wedge, babagsak talaga yan, chart pattern. Okay, so yan lang muna siguro. Peace and out, and chill.